Sa ngayon kasi ang pinag-usapan natin dito yung patungkol sa usaping HIV and AIDS, mataas pa rin yung antas ng level ng misconception. Kunyari, iniisip nila na pwedeng mahawaan ka sa HIV kung nakipag-usap pa sa taong may HIV. Yung iniisip nila na ang mahawaan lang or kadalasang nahawaan ng HIV is yung mga taong sinasabing MSM, yung mga lalaki nakipagtalik sa kapwa lalaki. Kasi ang totoo naman sa HIV is pwede siyang makahawa kung may pagkikipagtalik ka na walang protection. Una yan. Pangalawa, pwedeng mahawaan ka sa HIV kung may yung blood transfusion, pagsasali ng dugo galing sa taong may HIV infection. Tapos yung pangatlo, pwedeng makahawa yung HIV kung ang nanay o yung babae nagkaroon ng HIV, tapos pwedeng mahawaan niya yung bata sa panahon ng pagbuntis, panahon ng pagpapanganak, at saka yung panahon ng pagpapasuso. Sa tingin ko, dahil isa naman ako doon sa aktibong member ng community, yung kawalan ng kasiguraduhan ng aming antiretroviral o yung aming ART, sa ngayon ay may mga stock out issues na nangangamba yung aking komunidad. Nangangamba na every month ay pupunta sa ospital para mag-refill. Samantalang ang regular na pag-refill namin ay pinakamababa na yung 3 months. And then yung hindi pa rin nasasagot na problema ng stigma and discrimination against people living with HIV, na ang pagtingin pa rin ay dahil ito ay nakuha sa pakikipagtalik, kami ay malandi, yung mga gano'n na pagtingin. At kadalasan pa, iniuugnay ang sakit na ito sa mga bakla. Doon ako nagkaroon ng pagnanasa na mag-out sa media. Because of that, na hello, may mga babae na apektado ng sakit na ito. May mga bata, may matanda. So hindi po pwedeng ito ay sakit lang ng bakla.